Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, abay tinawag na bastos ng ina ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw nga, bago tayo pumunta doon, ay pag-usapan muna natin to kasi tinawag kasing dilulo ng ilang mga netizen, no? Ang ilan sa mga fans po ni Catherine Bernardo and Alden Richards dahil po sa photos na ito. Kung saan marami daw netizen ang nabiktima ng edited photo ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na magkadikit at magkayakap. Naudlot ang kaligayahan ng ilang mga Catden fans, no? At ito yung sinasabi ng ilang balita sa social media nang makita nilang original photo at malaman na hindi naman pala magkatabi at magkayakap ang mga idolo sa trending photo. Sa original photo ay may isang lalaki na nasa gitna. Yan, piyan po yung lalaki, tas inedit po siya ng ilang mga Catden fans. Pero hindi naman po ata makatarungan at tawagin nilang dilulu ang mga Catden. Kasi alam din naman talaga ng Catden originally kung ano ang pinanggalingan ng photos na to. Pero syempre, deadman naman ang ibang mga fans kahit edited lang pala ang nasabing viral photo. Komento nga ng isang netizen, dilulo na nga raw ang ibang followers ni Nakat at Alden. Todo effort sila sa pag-edit para lang magmukhang magkayakap ang mga bida ng pelikulang Hello Love Again. Abangers kasi ang mga fan eh, ng mga ayudang photos na makikitang sweet na sweet ang Catden habang nagsishooting sa Canada ng kanilang reunion movie. Mukhang naiinip na nga ang mga fans kaya sila na mismo ang gumagawa ng paraan. Kinaaliwan naman sa social media ang nasabing effort ng Catden fans at maging ang mismong lalaki na binura sa gitna nila ay natuwa rin sa pagiging delulo fans ng mga online. Anyway, malakas naman talaga ang tambalang Catden dahil everyday ay trending ang mga kwento sa shooting ng kanilang reunion movie. Nangangamoy blockbuster nga ang Hello Love Again. Kabugin kaya ng reunion movie ni Catherine at Alden ang kinita ng first movie nila. So, yun po yung kinaabangan. Pero parang katulad mo nang sinabi ko sa inyo, alam din talaga ng Catden kung saan nagmula at kung ano yung totoong original photos. So, napagkatuwaan lang yun. Tapos, nag-trending siya sa mga hindi nakakaalam, di ba? Pero hindi lahat ng Catden fans ay masasabi mong dilulu. Hello? And now, let's talk about our topic for today's video kung saan ay kalat na naman po dito po sa social media ang ilang mga article, no, na patungkol po dito kay Miss Catherine Bernardo na napadaan sa newsfeed natin kung saan pinapakita raw or parang dito po sa article na to nung binasa ko siya, sinasabing binastos daw di umano ni Miss Catherine Bernardo ang ina ni Mr. Daniel Padilla dahil sa hindi pinagbigyang request. So, eto, basahin natin. Carla Estrada, isang kilalang actress, ay hindi na, nakapagpigil na maiyak matapos ang insidente kung saan siya ay sinagot ng at nabastusan kay Catherine Bernardo. Sa isang emosyonal na pahayag, iminahagi ni Carla ang kanyang saloobin tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Catherine. Ito, number one, ito po yung fake news dyan. Si Miss Carla po at saka po si Miss Catherine nang naghiwalay po yung si ang Katniel, maganda po ang relationship nila. Hindi po sila nag-aaway at wala po silang iringan, no? Ipinayag ni Carla na ang kanyang layunin ay makipag-usap kay Catherine ukol sa hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla sa aktres. Ayon kay Carla, umaasa siyang magkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang sitwasyon upang mas mapagaan ang sitwasyon sa kanilang mga anak. Subalit sa kanyang pagsimula, agad na sinagot daw di umano ni Catherine na wala na silang dapat pag-usapan na labis na nagpasakit kay Carla. So dahil po dito, parang naakusahan itong si Miss Catherine Bernardo na binastos daw di umano ni Catherine itong si Miss Carla. Kapag po nakita niyo yung original post na ito, hati po yung naging damdamin ng ilang mga netizen. Merong mga parang nagsumang-ayon sa ginawa ni Miss Catherine. Meron din namang hindi sumang-ayon dun sa ginawa ni Catherine towards Miss Carla Estrada. Pero what is my point of view with regards to this? Sa akin pong pagkakaunawa at sa mga nababalitaan natin o base po sa mga source, wala pong ganitong pangyayari. Si Miss Carla po ay hindi po nakialam at maging si Mami Min sa relasyon ni Miss
Carla or ni Miss Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Kung hinihingi po yung kanilang opinion, that's the time na sila po ay nagbibigay ng kanilang payo. Pero syempre, nasa right age na kasi si Catherine at si Daniel dun po sa struggle ng kanilang relasyon. At matatandaan natin na bago po maghiwalay itong dalawang ito, nag-post pa si Miss Carla maging ang mga kapatid ni Daniel Padilla na parang namimiss nila, tapos sinabi pa ng mga kapatid niya na mahal nila ang ate Catherine nila dahil talaga naman nakapag-establish na sila ng relationship at the same time nakapag-invest na sila ng emotion to each other. So napaka-imposible po na may mga ganitong pangyayari. So kaya natin tinatakal to ngayon just to give you a fact check, wala pong ganitong pangyayari between them. Yung kanila pong kanilang naging decision is ano po yan, mutual decision nilang dalawa. At the same time meron din pong kinalaman yan or parang kung kailan nila in-end, no, na parang mismong mga managers and yung kanilang company na pinagtatrabaho like ABS-CBN ay kasama doon, involved doon sa kung anong magiging arrangement ng kanilang breakup, kung paano po nila i-announce. Pero wala pong pambabastos or wala pong ganitong pangyayari between Catherine and Miss Carla Estrada. Kaya napaka-imposible po niyan. Kaya tignan niyo po, kahit mag-iisang taon na silang magkahiwalay this coming November, di wala tayo narinig na any bad mouth, no, na nanggaling po kay Miss Catherine as well as Mr. Daniel Padilla. Never po silang nagsalitaan ng masasamang salita towards each other matapos ang kanilang breakup. Kaya ngayon na nga sila na pwede palang maghiwalay ang isang long time relationship nang hindi kayo nag-aaway sa social media at the same time na magkaibigan kayo. Pero yung term na magkaibigan, parang hindi ko alam kung friend sila, no? Kasi parang pagkatapos i-unfollow ni Miss Catherine si Daniel sa IG, ay wala na tayong nabalitaan pa na parang nagkakaroon sila ng time na magkita or mag-bonding, ano. So, fact-checking lang po tayo dyan. And for that, narito naman ang ilan sa mga comments po ninyo, mga reactions ninyo patungkol naman po sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shi, Tita. Ang hirap ng pangalan niya. Sabi niya, abi na Ma'am Shi, Tita. Sobra kasing magulo ang showbiz, pati mga kat din at mga viewers, sobrang toxic. Ayun. So itong kanyang sinabi, no. Pero nasa sa inyo naman po 'yun kung ganun po yung tingin niyo, no, sa mga fans, ano. And of course, sabi ni guest person, para pong super cute ng baby, kung masakali man na magkakatuluyan at magkaka-baby ang kat din. Hindi ko ma-imagine sa sobrang cute, talo pa sa kabugian si Sixto, anak ni Namayan at Dingdong, kung lalaki sana. Ayun. So hindi pa umaamin, ano, may baby na. Sabi ni Ma'am Shi Sabilita, mga taong nambabash kay Kat, inggit lang yun, Miss Star, and siyaan mo na sila, mamatay sila sa inggit. Sabi naman ni Ma'am Shi Anastasio, pag nagkaanak ang Kat din, super cute, super ganda ni Kat at super pogi ni Alden, natural na ganda at pogi at walang retoke. Yan, to naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And walang duda naman talaga, diba, na kahit si Miss Catherine kasi parang she's one of the most beautiful faces sa showbiz, na even wala siyang makeups or what, talagang nakikita mo talaga yung kanyang ganda. And of course, sabi ni Miss Amerita, Kat Ben, kind-hearted love team, more blessing. Thank you, Miss Darrens, for update. God bless everyone. Yan. Thank you din po, Ma'am Shi Emerita Babautan, sa inyo pong komento. And for, sabi ni Miss Renato, hello, Miss Darrens, not only the video of Jobert, just recently yung video, meron bago video ang kinunahanan sa parang gasoline station. Pinubura din to the point, Kat Ben Fans Club President Justin Claudia appeal to some fans na kung pwedeng kuha ng video, basta wag naman shoot. Yung shoot on set, lumalabas kasi spoiler na sa movie yung mga nag-a-upload. Ayun. So isa rin po yan sa mga rason kung bakit may mga videos po, no, during the ito pong kanilang taping or shooting ay pinapabura po talaga kasi part po yun ng movie. Tama naman. At may katwiran din naman po si Direk Cate Garcia maging ang president na fans club po nila, na parang kasi even yung mga nandoon na is parang may spoil nga naman yung movie. Sabi pa ng isang viewer, naku po Mr. Jobert, magpusa nang mag-leak kasi kawawa naman yung mga crew sa kadelikate para masuspense at makatapos na sila. Sana po yung kagaya na sa Hong Kong na talagang surprise sa lahat. Please lang po ibuhos lahat ng palabas ng mga movie. Please lang. Ayan. So, salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. Thank you.